Ilang taon po kayo, Miss Angie? 73. Wow! 73! Oh. And, pero naka-heels. Nakapostorada si Miss Angie. At 73, gano'ng katagal na po kayo living on your own? Three years. Three years. Yeah. Asan po yung asawa? He's gone. He passed away. He passed away na. Yeah. Three years ago. Ilan po ang mga anak? Two. Ilan taon po itong mga to? 40. Kinagawa mo naman immigration eh. 44 and 42. 44 and 42. Nasa Pilipinas po ba sila, yung inyong mga anak? Yes. Oh. Kasi po yung itsura nyo, pang ano, parang nasa... Pang-abroad din. Pang ibang bansa. Pang-balikbayan. Oh. Ito po yung family ninyo sa likod. Yep. Maasya talaga, posturada siya. Ayun. At saka, ang laki pala ng family niya. Opo. Bakit po mag-isa po kayo? Ako? Mm-hmm. Because wala na si husband. Oh. So I'm living alone. Eh, yung mga anak? Just around. Mayroon na silang familia ng sarili nila. Mm. Dalaw-dalaw na lang po. Eh, ito pong ito, nasaan na po sila? Hindi nila kamag-anak. So, Mami Angie, pag ganyan po bang lumalabas kayo, syempre, ano, nakaplano na po ba yung mga outfits ninyo pag ganyan? Actually, kagabi hindi masyado eh. Ah, hindi ba masyado yan? Nabigla lang kayo sa guesting, ha? Today. Yeah. Pag ganyan pong, gaano ka po kadalas dalawin ng mga anak mo? Once in a blue moon? Once in a blue moon. Oh. Hindi po ba kayo nagtatampo sa kanila? Na... Ay, sabi ko nga, kami yata mga paraffle na lang. Ay, hindi bakit po ganun. Bakit hindi po? Kasi, kasi ano, feeling ko, pag yung katulad namin na parang kaya namin, parang kaya naman yan ni mama, parang ganun. But siyempre, emotional. So, Miss Angie, siyempre. This is you being on your own right now. Parang nararamdaman namin that it's not totally by choice. I think I have to be alone kasi ayoko naman tumira sa mga anak. Sa mga anak kasi may mga manugang yun. So baka mapagbintangan pa akong alam mo na yun. Oh. Yung laging kontrabida na yung mother-in-law. Yeah, precisely. Laging kaaway ang... Mas gusto mo na, mag-isa na lang. Ganito na lang po ha, Miss Angie. Okay. Manawagan din po kayo sa mga anak niyo. Sabihin niyo po, nadalawin naman kayo ng madalas. Hindi yung once in every blue moon actually, lang. Actually, hindi nila alam ng mga anak ko na nandito ako. Ang nakakaalam surprise lang yung kaibigan namin na sila yung, they called up last night. And then, hindi talaga ako nagpaalam na nandito ako. So, busy sila, parang, ano ba, may mga sasakyan naman kayo, ba't hindi nyo kumadalaw? Oh. Nakakapunta kayo kung saan-saan, bakit ako, dito lang. And then, yung lumalabas kayo, parang hindi ako maalala. But, hindi naman kasi ako mukhang kawawa, kaya binabaliwala na lang nila ako. Parang feeling ko lang po yun. Ang feeling ay pwedeng tama, pwedeng mali. So it's my feeling na parang nanileglek nila ako. Although, feeling ko hindi naman. Oh, Miss Angie, you know, it could be possible that a lot of these feelings are unspoken to your children. Yeah. No? Kung po kayo ay, kung yung sa nais nyo po, maybe masabi natin sa kanila, gano'n ho kadala sana that you would spend your week with them? I just drop by, yung say hello, yung ma, ano ka, okay ka ba? Okay and then ka bring ba along that grandchildren. Hindi na ako yung pupunta doon sa kanila just to body them or kumusta. Alam, eh, kasi ngayon, digital na, you can use your video call, pwedeng mag-chat lang and then makikita mo sila. Pero iba yung personal. Alam mo, totoo yan. Naiintindihan ko yung personality niya. Yan yung mga taong ayaw mang abala. Ayaw niya mang abala. But deep inside na hurt. Pag hindi dinadalaw. I need the abala. Gusto ko rin pagkaabalahan nila ako. Tama. After all, anak niyo po sila. Yeah, tsaka may damdamin din. Ano po mga pangalan nila? Si Gia and Maan. Gia and Maan, alam nyo na. Yeah, Gia. Dalaw-dalawin nyo naman yung... Eto si Gia. Hindi siya yaya. Ikaw naman nawagan, Paolo. Oo, Gia and Maan. Kasabi mo yung mga anak.
Ito. Uy, Gia. Dito, sa TV. Sa TV, sa TV. Ayun, Gia and Maan. Dalaw-dalaw din. Kay Mami. Kay Mami. Huwag niyo pong iisiping raffle lang kayo, Mami. Hindi yan totoo. Maraming nagmamahal sa'yo. Okay po yung... Tandaan mo yan. Kay Gia at saka kay Maan, okay po yung video call. Nagpapakita yun na naaalala niyo. Iba po yung personal. Gawin yung second house yung simbahan. Yun. Ganun lang po yun. Tama. Actually... Member ako ng choir dyan sa Divine Mercy. Ano pong favorite mong kanta ng choir, Mami? Kunin mo, Diyos. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you.